أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Inshallah subhanahu wa ta'ala mga kapatid, ating tutugunan ang katanungan na kung saan ito ay nanggaling sa ating kapatid na si Fatima Picayo Ascano. At ang kanyang katanungan, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Brother, tanong ko lang po kung ano po ang pagkakaiba ng Muslim at Mu'minin. Jazakallahu khairan po. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ang pagkakaiba ng Muslim at saka mu'minin, of course, ang Muslim ito ay pang-isahan ng Muslim at ang pangmaramihan ito ay Muslimun or Muslimin. Samantalang ang mu'min ay singular form ng pangmaramihan ng mu'minin. So, mu'minin o mu'minun, ito ay pangmaramihan ng mu'min. Upang sa ganun, para malaman natin ang pagkakaiba nito, kinakailangan natin malaman muna ang bawat kahulugan ng bawat salita. Ibig sabihin, para lubusan nating maintindihan ang isang salita, kinakailangan muna nating tukuyin ang kahulugan ng bawat salita. So, ano bang ibig sabihin ng Muslim at sino ba ang Muslim? Yan ang ibig ano. Anong ibig sabihin ng Muslim at sino ba ang Muslim? At ano bang ibig sabihin ng Mu'min at sino ba ang Mu'min? At pamaya, babanggitin natin ang pagkakaiba sa kanilang dalawa. So, para malaman kung sino ang Muslim, kailangan balikan natin ang kahulugan ito. Kailangan natin balikan ang meaning ng salitang ito. Ang katagang Muslim ay fa'il o active form or sinasabing subject. Active form, fa'il means Muslim. Fa'il or active form or subject ng salitang pandiwa o verb na aslama. Okay, Muslim from the word, element na kung saan ito ay ang aslama. At ang kahulugan ng aslama ay ang sino man na sumuko. Ay ang sino man na sumuko at ang sino man na tumalima at sino man ang sumunod batay sa literal na pagpapakahulugan. Yan ang ibig sabihin ng aslama. Ayon sa literal na pagpapakahulugan. So, ibig sabihin dito na ang isang Muslim ay ang siyang sumuko, ang siyang tumalima, at ang siyang sumunod sa alin. So, ayon sa tinatawag na sharia, ito yung ibig sabihin ng Muslim. Ang sino man o anuman na sumuko o anuman o sino man na tumalima at sumunod sa batas ng kanyang tagapaglikha at batas sa daladala ng kanyang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yan ang tunay na kahulugan ng Muslim. So, ang Muslim, ang pagiging Muslim ay hindi nakikilala sa pamamagitan ng pananalita lamang. So, kinakailangan malaman natin ang kahulugan nito. At kung paano natin malaman ang kahulugan para natin ma-apply at para maisakatuparan at para matawag nga na siya ay isang Muslim, so, kinakailangan ay makita natin at maobserbahan natin sa kanyang mga gawain. Balikan natin ang kahulugan ng Muslim, ang sino mang sumuko, tumalima at sumunod sa batas ng kanyang tagapaglikha. Yan ang tunay na Muslim. So, alimbawa, ang nag-claim na siya ay Muslim, so kinakailangan isuko niya ang kanyang sarili, tumalima siya at sumunod siya sa batas ng kanyang daginang tagapaglikha at batas sa daladala ng kanyang propeta na walang iba kundi si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Upang sa ganon, ang kanyang claim na siya ay Muslim ay magiging totoo at magiging ganap na sabihin natin ay pag-aangkin nga na siya ay tunay na Muslim. Now, kapag ang mu'min naman, ang ibig sabihin natin natawag na mu'min, ito rin ay active form or subject or sabihin natin ay fa'il sa wikang Arabic ng iman.
akin ang tinatawag na amanah. So amanah, ang active form nito ay mu'min. So ano ba yung ibig sabihin ng amanah? Ang amanah ang siyang nananampalataya. Ang amanah ang siyang naniniwala. Ang amanah ang siyang sabihin natin naniniwala sa kaisahan ng Allah subhanahu wa ta'ala, naniwala at nanampalataya sa mga kapahayagan na ipinadala ng Allah subhanahu wa ta'ala, nanampalataya at naniwala sa araw ng paghuhukom, nanampalataya at naniwala sa kadar, sa anumang itinagda ng Allah subhanahu wa ta'ala, ito man ay masama o ito man ay mabuti. At sinuman na nanampalataya at naniwala sa lahat ng mga propeta at mga sugo at sa mga anghel. So kapag pinanampalatayahan niya ito at pinaniwala niya ito, ang tawag diyan ay isang tinatawag na mu'min. Pero dapat nating malaman na ang Islam at saka ang mu'min, para maging ganap ang pagiging mananampalataya ng isang tao, kinakailangan hindi pwedeng magkahiwalay ang dalawang terminong ito. Ang tinatawag na Islam at saka iman. Kasi halimbawa, in terms of mga gawain kasi, halimbawa mga pagdarasal, ito may kinalaman sa tinatawag na actions, ika nga, ito ay nasa ilalim ng kahulugan ng Islam. Whereas, pagtungkol sa mga gawain ng puso na may kinalaman sa paniniwala, ito ay nasa ilalim ng kahulugan ng iman. So, kinakailangan, hindi pwede magkahiwalay ang Islam at ang action at saka yung paniniwala. Dahil magiging useless ang tinatawag na paniniwala kung walang kaakibat na action o mga gawain sa pinaniwalaan niya. Now, ang pagkakaiba nito mga kapatid sa pananampalatayang Islam, kapag ang kahulugan ng bawat isa sa mga kapag ang tinatawag na kahulugan ng bawat isa sa magkahiwalay na pagpapakahulugan, kinakailangan na ito ay ibalik ang kahulugan sa pinanggagalingang salita na kung saan ang Muslim ay nanggaling sa salitang al-Islam, pagsuko, pagtalima at pagsunod sa batas ng Allah, samantalang ang mu'min naman ay mula sa salitang al-Iman o paniniwala at pananampalataya. So, at ang kaida, ang ibig sabihin ng tinataw na kaida dito o ang saligan at panuntunan ng ating mga scholar sa bagay na ito, sa dalawang salita na ito, mga kapatid, ito ay kanilang sinabi na ida ijtama'a tafarraka, wa ida iftaraka, wa ida tafarraka ijtama'a. Ang ibig sabihin ay, kapag ang dalawang salita, anong dalawang salita ito? Ang iman at ang Islam, o ang Muslim, o ang mu'min. Kapag ang dalawang salitang ito ay magkasamang binanggit o parihong binanggit sa isang nas, sa isang teksto ng Quran o din naman kayo ng hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam o sunnah, ang kahulugan ng isa ay iba sa kahulugan ng isa. Ibig sabihin, sa madaling salita, iba ang kahulugan ng Islam o ng Muslim sa kahulugan ng iman o ng mu'min. Magkagayon ang kahulugan ng Islam, since na ito ay magkaiba dahil pareho silang binanggit sa isang teksto sa Quran o sa tinatawag na sunnah. So kapag sila, ito lang sabi natin, pag sila ay binanggit ng magkasama doon sa isang teksto, doon sa isang buod, ay tunay na magkaiba ang kahulugan. Therefore, magkaganito, kapag ganito ang mangyayari, ang kahulugan ng tinatawag na Islam, ng Muslim, ay tumutukoy sa lantarang gawain mula sa mga gawaing pagsamba. Tumutukoy sa lantarang gawain mula sa mga gawaing pagsamba na katulad ng paghahaj, katulad ng pag-aayuno, katulad ng sala, katulad ng zaka, ng sadaka, katulad ng umra, katulad ng sabihin natin na pag-testify, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, lahat ng ito ay may kinalaman sa Islam. So sa madaling salita, kapag magkaiba ang kanilang kahulugan, ang kahulugan ng Islam ay it's more, ika nga, ito ay patungkol halos sa tinatawag na gawain, ika nga, gawaing pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala, gawaing pagsamba na inutos ang tinatawag ng Islam. Okay? Ay tumutukoy sa talantarang gawain mula sa mga gawaing pagsamba. At ang samantalang ang iman naman ay mula sa nakakubling gawain, mula sa nakakubling gawain o unseen actions, ika nga, na ito ay ang mga paniniwala na nasa puso, pananampalatay na nasa puso, paniniwala sa Allah, paniniwala sa kanyang mga kapahayagan, mga propeta, mga anghel, araw ng paghuhukom, at ang tinatawag na kadar. So ito ay katulad ng sinabi ng Allah bilang halimbawa na matatagpuan, walang duda, ito ay matatagpuan sa Surat Al-Ahzab, na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم.
Sinabi ng mga biduin, ng mga badu sa panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, naniwala na kami sa Allah. Sabi na, naniwala, sinagkaroon na kami ng iman. Okay? Naniwala na kami sa Allah at sa kanyang sugo ng buong paniniwala. Sabihin mo sa kanila, o Muhammad sallallahu alaihi wasallam, huwag angkinin ng inyong mga sarili ang kabuuan ng paniniwala, bagkos ay sabihin ninyo, isinuko namin ang aming mga sarili sa kagustuhan ng Allah bilang mga Muslim dahil ang hindi pa nakapapasok ang paniniwala sa inyong mga puso. Subalit kapag kayo ay sumunod sa Allah at sa kanyang sugo, ay hindi niya babawasan sa inyo ang gantimpala ng inyong mga gawain ng kahit nakatiting. So sa ayan na ito, kung ating mapapansin, ay binanggit ang dalawang termino, yung aaman na from the word iman. Okay, aman na at saka aslam na from the word al-Islam. So, since na parihong binanggit ang dalawang salitang ito sa isang teksto, so magkaiba ang kahulugan. So, therefore, ang kahulugan ng aya na ito, batay sa konteksto ng aya, nasabihin nyo na ang mga Arabo na ito ay hindi sila, sabi natin, ganap na naniniwala. Dahil aslam na, isunuko lamang nila yung kanilang mga sarili. Okay? Sila ay sumusukoy ka nga sa pamamagitan ng pagsamba. Ngunit magiging ganap lamang sa kadahilanan. Bakit? Dahil hindi pa nagiging buo at hindi pa pumapasok ng buo ang pananampalataya sa kanilang mga puso. Magiging ganap lamang ang kanilang pananampalataya kapag pumasok na sa kanilang mga puso ang pananampalataya sa Allah at kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at sinunod niya o sinunod nila ang mga batas ng Allah subhanahu wa ta'ala at ng kanyang propeta. Ngunit kung binanggit ang katagang Islam or Muslim na mag-isa lamang, okay, sa loob ng isang teksto, sa loob ng isang nas, sa Quran o Sunna, saklaw nito ang kahulugan ng iman. Okay? Kayo din, kapag binanggit ang iman ng mag-isa at hindi binanggit ang Islam, saklaw din ang kahulugan ng iman, ang kahulugan ng Islam. So, pareha sila, ika nga, magkakaparehas ang tinatawag na kahulugan. Saklaw ang bawat isa ng kahulugan kapag hindi binanggit ang isa, bagkus ang isa lamang ang binanggit. Okay? Ito ay tulad ng sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, inna dina indallahi al-Islam. Inna dina indallahi al-Islam. So ang Islam dito ang binanggit lamang at hindi yung tinatawag na iman. So saklaw dito yung kahulugan ng iman at the same time. Nang ibig sabihin, inna dina indallahi al-Islam, katiyakan ng din na katanggap-tanggap sa Allah subhanahu wa ta'ala para sa kanyang mga nilikha na ito ang naging dahilan ng pagkakapadalan niya ng mga sugo at wala siyang tatanggapin maliban sa din na ito. Ito ay ang tinatawag na Islam, ang pagsuko sa kanya. Pagsuko at pagdalim at pagsunod sa kanya. At the same time, saklaw na rin yung paniniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala at paniniwala. Ika. Dahil ang Islam ay binubuo ng paniniwala sa Allah, binubuo ng paniniwala sa Propeta Salam, binubuo ng paniniwala sa araw ng paghukom, paniniwala sa kabilang buhay, paniniwala sa mga propeta at mga anghel, paniniwala sa mga kapahayagan, paniniwala sa kadar. So yan ang tinatawag na kabuuan ng Islam. So at ganyan din, kapag binanggit ang katagang iman, o mu'min na mag-isa sa loob ng isang teksto, ng isang nas, saklaw na rin ito ang kahulugan ng Islam o ng Muslim. Natulad ng sinabi ng Allah, وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. At sino mang lumabag sa mga batas ng Allah, ay walang pagganilangan na nasiran niya ang kanyang gawain, at sa araw ng muling pagkabuhay siya ay mapapabilang sa mga talunan. So dito, binanggit na mag-isa ang salitang tinatawag na iman na at hindi binanggit ang Islam. So, kaya't naman, ay walang duda, ay saklaw dito ang tinatawag na kahulugan ng sabihin natin ng Islam. Dahil kapag halimbawa, nag-kufur ka, once nag-kufur ang isang tao, nakagawa ng kufur, di pa nanampalataya sa Allah, naalis ang kanyang iman, at pag naalis ang kanyang iman, naalis siya sa Islam, sa loob ng Islam. Na kung kaya sa katanungan na ano ang pagkakaiba ng Muslim at saka ng mu'min, ang kasagutan, hindi lahat ng Muslim ay mu'min, ngunit lahat ng mu'min ay Muslim. Okay? Kasi bakit may mga yung bang nagsasala, may mga tinatawag na sabihin natin ay may mga nag-aayuno, pero ang pag-aayuno nila at pagdarasal nila ay ayon lamang sa kanilang custom, ika nga. Dahil sa nag-aayuno sila, dahil dumating na yung Ramadan, o di naman kayo nagsasala sila, dahil ay custom na nila na magsala every time na dumating ang pagdarasal. Pero pag once na kapag ito ay nagdasal sila na mayroong kaakibat na particular na layunin, igagawin nila ito dahil sila ay pinag-utos ng Allah, sila ay inutusan ng Allah, subhanahu wa ta'ala, hangad din ang gantimpala, dito ngayon pumapasok yung iman. So nagiging tinatawag na tumataas yung kanyang faith, yung kanyang pananampalataya. Okay? So kaya nga sabi natin na hindi lahat ng Muslim ay mu'min, ngunit lahat ng mu'min ay Muslim. Walang duda.
Kasi mayroong tatlong yugto ang ating pananampalataya. Pinakamataas yung ihsan, pumapangalawa ang iman, pumapangatlo ang Islam. Okay? Kapag pag isa-isahin natin ika ngayong level ng iman ay mas na hindi lahat ng Muslim ay mu'min, pero lahat ng mu'min ay Muslim. At hindi lahat ng mu'min ay muhsin, ngunit lahat ng muhsin ay mu'min. Okay? So yun mga kapatid. Sa pamamagitan nito dito sa mundo, ang isang munafik ay mapapakitunguhan natin bilang siya ay isang Muslim. Ngunit sa kabilang buhay, ay mapapasakan nila ang kasakit-sakit na parusa kung saan ang pinakailalim ng impiyerno ng apoy. So ang mga hipokritong mga tao, kapag sila nagdarasal, pakikitunguhan natin na sila ay mga Muslim. Pero deep inside, sa araw ng paghukom, sila ay hindi kabilang sa mananampalataya. Kasi sa araw ng paghukom talaga namang ay ilalabas ng Allah subhanahu wa ta'ala kung ano man ang nasa kanilang mga puso mula sa nifak, mula sa pagkukunwari, at mula sa pagitang tao, at mula sa tinatawag na pagiging impokrito. At sila ay hindi ibibina ng Allah subhanahu wa ta'ala doon sa mga hanin ng mananampalataya na makakapasok sa paraiso bago sila ay papunta sa pinakailalim ng impyerno. Na tulad ng sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, innamal munafiqina fid darkil asfali minan nar walan tajida lahum nasira. Katiyakan ng mga mapagkunwari ay nasa kailaliman ng impyerno ng apoy sa araw ng muling pagkabuhay, at kailanman ay hindi ka na makakatagpo pa o Muhammad o isang Muslim nang tutulong sa kanila para sila iligtas mula sa napakasamang patutunguhan nila. So ito yung pagkakaiba ng Islam at saka ng iman o kaya'y ng Muslim o ng mu'min. So hope na naging malinaw para sa inyo, inshallah, ang kasagutan ng katanungan sa ng ating kapatid. Allahu a'lam bisawab. Subhanaka bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.